guys, magandang araw sa mga kagulong natin. Papa Jake Vlog, yung mga tumatangkilik sa akin vlog. So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung kasi na-experience natin to ngayon sa sarili nating sasakyan. Toyota Rush. Paano nga ba magpalit ng spare tire at paano tanggalin yung reserba natin dito sa ilalim. So ngayon guys, susubukan natin. Ito rin ang first time kong magpapalit ng reserba kasi naplatan tayo guys. Ayan. So ito. Yan. Bali natusok. Ayan. Natusok. Laki. Tornilyo. So bagong bago lang to guys. Wala pa isang buwan. Plat na. Ayan. Toyota Rush. Ito guys, susubukan natin kung paano kasi sedan po yung isa natin, Toyota Vios. Ayun, nakatago siya dun sa kabila. Ayan, yung Toyota Vios natin. Ayan. So, dyan tayo expert. Ngayon, first time nating maplata. So, paano nga ba? Ano nga ba ang first step na gagawin natin? So, kailangan nating kunin yung scissor jack, pati yung pang tanggal ng spare tire. So, sundan nyo ako guys kung paano gagawin natin. Siyempre, soft drinks muna. Silip pa lang, nauhaw na ako. So, ito guys. Saan ba makikita yung hat? So, yan. Ito, yung gamit ng ano natin. Rush. So, ito. Panoorin nyo, paano tanggalin. Kailangan natin kunin muna tong mga tools. Ito yung ating mga tools. Hirap tanggalin. Ayan. So ito yung tools. Ayan. So yan ang mga tools na gagamitin natin. Ito pag i-re-recker ka. Ito yung tools pag magbabaklas ng gulong. So ito yung jack. O, paano nga patanggalin? So ito. Ito natin kukunin sa likod. Yan guys. Ito yung jack. Yan. Ito. Ilalim. Hindi ko rin alam paano tanggalin yung ano nito eh. Wala. Talagang takip. Nakatakip siya sa ilalim. Ay, ito. Ito pala, guys. Yan. So, haangat mo lang to. Tapos, nakaklip yan eh. Oh. Nakaklip. So, para ma-access natin yan, iikutin natin to. Yan. Para, yun, lumuwag. Kasi nakaipit yan eh. Yan. Di ba? Yan. Luwag. Kunti pa. Ayun, tanggal na. O, yun. O, yun. Inikot lang natin ng ano ba? Clockwise. Clockwise ang ikot niya. Yan. So, ito. Hala na natin siya. Tapos, next step natin, yung pagkalas ng reserba gamit tong mga tools. Yun. Yung pagka tatanggalin niyo yung reserba sa likod, ganito gagawin nyo, pagdudugtong-dugtongin nyo itong ano na to. Hiwa-hiwalay kasi, ayan, may mga tornilyo. Ayan, pagdudugtong-dugtongin lang yan. Ayan, ayan. Ngayon, gagamitan nyo ng keys. Pag nadugtong-dugtong nyo na, ipapasok nyo dito. Ayan, sa butas na to. Tapos, yung loob nyan, may parang, ayun o. Oh. Yun, yung mayroong parang pinakabilog na yon na gulay-puti
stainless, dun mo itututok tong ganito. Ayan. Ayan guys, papasok mo. Ayan. Ayan. Para naibaba yung blue bead. Ayan. Ayan. Iikot-ikotin lang yan. Ha? Dalawa? Ha? Dalawa tuso? Patay tayo dyan. Yan. Hanggang bumaba yung reserva. Yan, makikita mo sa loob, umiikot yan. Oh. Anong dalawa? Ha? Saan? Oo nga no. Bukod nasan yung tornilyo? Utragis dalawa agad yung puso. Bago-bago no? Oo. Ayan, pag nababa na yan guys, kasi yung reserva natin, natanggal na natin eh. Papasok natin yung reserva dyan mamaya para iaangat na to. Ayan. Sige, sige. Ayan. So, atras muna natin. Ayan. So, ayan. Ganun lang kasimple guys. So yun na nga, naikabit na natin to. Tapos iikutin natin para bumaba yung reserva sa ilalim. Yan natin ha. Gagawin natin guys. Dapat makita nyo ng klaro. Yan. So yun. Oh, kita nyo bumababa oh. Yan, yan. Yan, bumaba na siya. Kailangan sagad sumayat siya para matanggal niyo. So, counterclockwise yung ikot. Yan, very good. Tapos na. So, ngayon, nabaklas na. Ito, ito na yung gitna niya. Lulusot natin dito. Yan. Yan. So, yun. Tanggalan natin siya. Hihilahin na natin ito. Ayan, nilabasan natin reserva. Next, yung pag-jack dito. Yan. Gamit tong jack na to. So, ayan. Ay! Ayan.
So yun, hahanapan muna natin ang tutukuran to, guys. So yun guys, natapos na tayo. Happy, nakakapagod. Ayan guys. So tapos, solve na yung problema natin guys. So dapat alam natin mga ganitong problema. Dapat kaya natin solusyonan ng sarili nating sikap, lalo tayo ay isang driver. Hindi pwedeng inaasa natin sa ibang tao yung ating mga error, mga problema sa sasakyan. Kasi pag hindi natin alam ang gagawin natin at napapunta tayo sa punto na yeah, binabalik natin yung mga gamit sa ilalim. So yun guys, i-atras natin muna to. So yun. So guys, importante alam natin yung mga gagawin natin pag sa sarili natin sikap. Kasi pag napunta tayo sa sitwasyon, nasa gubat ka, bundok, yung mga walang vulcanizing shop at mga probinsya, ganun, especially NLEX, SLEX, yung mga expressway natin. Pag tayo, hindi natin alam ang gagawin guys, napaka-hassle, iasa natin sa ibang tao. Paano kung mareker ka, 5,000 ang tubos, 3,000, yung 2,500, di malaking bagay yun. So, importante, alam natin ang ating gagawin, bawat sira ng sasakyan. Actually, yung pagbubulkanize, ano yan eh, yung pagbubulkanize ng sasakyan, dapat common problem ng sasakyan yan. Kasi, kahit gano'ng kakapal, kagaya na itong Toyota Rush na dala natin, wala pang isang buwan, natusok na yung gulong. Diba? Sino mag-aakalang mapaplatan ka na, ang kapal-kapal pa ng gulong. So, yun. Ito, honestly, first time ko lang din magbubulkan, magtatanggal nito kasi sedan ang gamit natin, Vios. So ngayon lang tayo ulit, ngayon tayo gumamit ng Toyota Rush tapos na flat, ganun. Ayun, so malaking bagay na alam natin yung gagawin. Kaya ayun, magawa naman natin na maayos. So guys, para sa mga ibang DIY ng sasakyan, mga accessories, pwede natin kontakin yung FB page ko, yung messenger ko, Papa J Car Accessories. Yan. Marami tayong, nagbibenta rin tayo ng mga accessories ng sasakyan. So, tayo na rin nag-install nun. So, yun guys. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pagsusuporta nyo sa aking vlog. Nasa 187 followers na tayo eh. So, sana dumami pa yung ating followers. So ito, ipamaniobra muna natin. Ayan. Ayan. So guys, balikan ko na kayo. Susunod ulit.